15 points mula kay Tuason, 10 points mula kay Valdez, habang 13 points, 14 rebounds at 3 blocks mula kay Magbuo na na-foul out sa kalagitnaan ng last quarter. At 12 puntos naman mula kay Alcoba ang naging stats ng mga kakampi ni Ricky. Kasalukuyan ngang tinitingnan ni Sir Isaiah ang stats ng kanyang mga players sa nakalipas na Game 1 ng Finals ng OMPL. Nakita niya na maganda ang depensa ng nauhan kay Tuason at kay Valdez, kaya nahirapang makapag-produce ang mga ito ng karagdagang puntos, lalo na noong second half. 19 points, 3 assists at 3 blocks naman ang ambag ni Garejo, kasama na ang magandang depensa nito kay Valdez. Kahit nga makailang beses na naiisahan ito sa switching kay Mendez at Alcoba, ay hindi ito nawala sa focus sa pagdepensa. 19 points at 10 rebounds naman ang nagawa ng sentro na Sinerio, na maayos na nagamit ni Romero nang matanggal sa laro si Magbuo. Hindi kilalang passer si Maki, pero sa game na iyon ay nakapagtala ito ng 7 assists. Impressive din lalo ang 53 points at ang 14 steals na nagawa nito sa buong game. Hindi ko masasabing binuhat niya ang team niya, pero pagdating sa opensa ay walang makapigil sa kanya. Nahuli ko ang weakness niya sa court, pero natalo pa rin kami, at hindi ibig sabihin noon ay mapipigilan na namin siya sa buong laro. Sabi na nga lang ni Isaiah, habang nagkakape kinabukasan, araw ng Linggo sa kusina ng kanyang bahay. Defense wins championship pa rin nga talaga. Ilang sandali pa nga ay nakita niya si Ricky na mumukat-mukat na pumasok ng kusina. Medyo natigilan pa ito nang makita ang tatay ni Andrea. Alas 4 pa lang daw ng umaga, pero ang aga raw nitong nagising. Good morning po, masayang bati ni Ricky. Tumango naman si Isaiah at sinabing magkape na. Sige po, si Ricky ay sa CR muna nagdiretso, at makalipas ang ilang sandali ay ngumiti muli ito kay Isaiah na napatingin sa kanya. Ito ay matapos niyang maghilamos. Kumusta ang katawan mo, nanakit ba? Tanong pa ni Isaiah, at tumango naman si Ricky na marahang hinaplos-haplos ang kanyang hita at tagiliran. Medyo po, pero sanay na naman po ako. Parte ito ng game. Masayang sagot ni Ricky at muli siyang inalok ni Isaiah na magkape. Sige po, gagawin ko lang po siguro muna ang morning routine ko. Wika ni Ricky na napatango muli kay Isaiah. Tatakbo lang po ako ng ilang minuto sa labas. Sabi pa ni Ricky at tumango naman si Isaiah at natuwa sa bagay na iyon. Naisip niyang mukhang ito ang dahilan kung kaya mabilis ang kilos ng batang ito. Napatingin na nga lang din si Isaiah nang muling lumabas si Ricky mula sa kwarto ng kanyang dalaga. Nakabihis na ito, naka-jersey ng pula at itim na jersey shorts. Sandali pa nga siyang napatingin sa sapatos nito at nakita niyang maganda iyon. Napatayo tuloy siya. Bago nga si Ricky makalabas ng bahay ay tiningnan muna niya ang sapatos nito. Nike Invincible 3 ba iyang suot mo? Wika ni Isaiah na seryosong pinagmasdan ng itim na sapatos ni Ricky. Iba pa ito sa suot nito kahapon sa game. Si Ricky naman ay napangiti ng bahagya. Opo, bigay po sa akin ni Tito, ni Sir Domingo. Ito raw po ang ipang-jogging ko kapag umaga. Ang ganda nga pong itakbo, nakakatuwa. Sabi ni Ricky at si Isaiah ay napangiti na lang nang hindi inaasahan. Ngayon niya lalong napagtanto na si Ricky nga pala ay isang Duremdes, ang pinakamayamang clan sa Batangas. Ayos nga iyan, sige na, mukhang generous ng uncle mo ah, sabi pa ni Isaiah. Wala lang po akong choice, pero sa totoo lang nakakahiya rin po kasi ang mahal nito. Okay na nga po sana ako sa mga 5K below, kaso ayun po. Napatawa naman si Isaiah. Masasanay ka rin siguro, Ricky. Maganda nga iyan ang nagagamit mo, pati sa laro. Mas komportable ang ipanglaro. Pagkatapos noon ay tumakbo na nga si Ricky sa tabing kalsada. Maliwanag naman dito dahil mas maraming street lights dito kung ikukumpara sa Kanubing Juan na malayo pa sa sentro. Habang tumatakbo nga si Ricky, ay hindi niya maiwasang maalala ang nangyaring pagkatalo nila kahapon. Hindi niya maiwasan ito dahil matagal na rin ang huling pagkakataon na natalo siya sa isang official league game. Napakuyong pa nga siya ng kamao
dahil unang beses na nanood ang magulang niya sa game niya, pero olats daw sila. Hindi niya sinisisi ang nangyaring sugat sa itaas ng mata niya, bagkus ay pakiramdam niya ay kulang pa ang kanyang ginawa. Nasaan na iyong mga nagawa ko noong regular games? Parang nawala yata. Ibig sabihin lang nito, kailangan ko pang mas maging magaling. Ngayon ko lang naisip na ang layo pa sa akin ni Kuya Maki. Lalo na siguro kung mapapasali ako sa Marlica. Makakaranas pa ako ng mga pagkatalo at siguro kailangan kong tanggapin ito dahil hindi talaga laging panalo sa basketball. Sayang kahapon pero may game 2 pa naman. Sabi nga ni Ricky sa sarili at pagkatapos nito ay nagpatuloy pa siya sa pagtakbo. May nakita nga rin siyang ilang nagja-jogging na mga lalaki na nalaman niyang mga pulis dahil sa suot ng mga itong sky blue na shirt na nakatuck in sa kanilang mga black shorts. Napatawa na nga lang si Ricky kasi nakisabay siya sa mga ito at nang maging mabilis ang takbo ng mga ito ay napasabay rin siya na kinaseryoso ng ilan sa mga iyon. Sir, ayos ah, mukhang atleta ka, sabi ng isa nakasabay niya. Puring-puri si Ricky ng mga iyon hanggang ang isang nasa isang tabi na tumatakbo ay napatitig ng mabuti sa kanya dahil pamilyar siya rito. Medyo lang mga boss, mabuti nga po at nakita ko kayo, may kasabay ako. Nakangiting wika ni Ricky at dito na nga nagsalita ang isang pulis na kasabay niya. Hindi ba ikaw si Ricky Mendez ng team ng Mansalay? Tanong ng isa, lalo na nga't nakita niya ang band-aid nito sa itaas ng mata. Isa kasi ito sa bantay kahapon sa loob ng Coliseum. Napatawa naman si Ricky dahil doon. Ako nga po. Kaya pala, makakasabay talaga sa atin si Sir. Basketball player iyan. Si Giant Slayer iyong point guard ng Mansalay. Ikaw pala iyon Sir. Ang galing ninyong maglaro, sabi ng isa na napangiti pa nga. Si Ricky ay parang mahihiya sa mga kasabay niya kaso napagtanturin niya na mukhang napapalayo na siya sa bahay ni na Andrea. Hindi naman ako Sir magaling, sakto lang, talo nga kami kahapon. Natatawang wika nga ni Ricky. Oo nga, ibang klase rin kasi iyong si Romero. Pero kung akong tatanungin, mas magaling ka Sir. Kasi despite na ikaw ang pinakamaliit na player sa court, ay kayang-kaya mo makipagsabayan sa mga mas malalaki sa iyo. Hindi iyon basta nagagawa ng kung sino. Lakas ng loob ang kailangan para magawa iyon. Dagdag pa nga ng isa na ikinangiti naman ni Ricky. Napasabi nga rin si Ricky na siya ay babalik na dahil napapalayo na siya. Sinabi rin niya na taga-Kalapan talaga siya. Napatanong kasi sila kung bakit ito nandito kung Mansalay ang team nito. Ang nangyari tuloy ay napadaan pa sila sa malapit na 7-Eleven store dito kina Andrea. Nilibre siya ng mga nakasabay niyang mag-jogging ng kape. Wala nang choice si Ricky kaya tinanggap niya. Pagkatapos noon ay nagpicturan pa sila at si Ricky ay napapatawa na lang sa nangyayari. Marami pong salamat sa kape mga sir. Paalam ni Ricky sa mga iyon na nakaupo pa sa labas ng 7-Eleven. Sa iyo rin sir, sana kayo ang manalo sa game 2. Mapapanood ka namin sigurado. Tumango naman si Ricky at pagkatapos noon ay muli na siyang tumakbo pabalik sa bahay ni na Andrea. Ang dami na nga talaga nakakakilala sa akin. Kakabalik ko pa lang uli sa basketball noong isang taon. Pero heto at marami na ang nakakakilala sa akin. Ang dami ko na rin uling supporters. At minsan ay may mga nag-PPM pa sa aking mga estudyante para sabihing idol nila ako. Ako raw ang inspirasyon nila sa paglalaro. Para rin palang nakaka-pressure kapag maraming fans. Pwede silang ma-disappoint kapag natalo ako, kapag sumablay ako. Pagdating naman sa bahay ni na Andrea ay sa basketball court na siya dumiretso. Napalunok pa nga siya nang makita si Sir Isaiah na naroon na nakasuot ng isang NBA team jersey at nakasapatos na panlaro. Napangiti nga siya nang mapatingin siya rito. Natagalan po akong makabalik, may nakasabay po kasi akong mga pulis na nagja-jogging. Nilibre po ako ng kape. Sabi ni Ricky kay Isaiah na nagpakawala ng bola mula sa pwesto nitong nasa free throw line. Pumasok yun sa basket at napangiti si Ricky dahil nakita niyang may forma rin ang pagpulso nito sa bola. Mukhang ayos pa rin po kayong magpa-shoot ng bola. Wika ni Ricky na siyang dumampot ng bolang pinakawala ni Isaiah. Medyo lang. Ginagawa ko na kasi ito madalas magmula nang mag-coach ako sa inyo. Kaya medyo nasanay na uli.
Wika ni Isaiah na sinambot ang bolang ipinasa ni Ricky. Pinatalbog niya ito at dito ay biglang sumeryoso ang mukha nito habang nakatingin sa boyfriend ng kanyang dalaga. May ituturo ako sa iyo, mag-ready ka. Wika nga ni Isaiah at dito na si Ricky na paseryoso. Biglang kumabog sa tuwa ang dibdib niya nang marinig iyon mula sa ama ni Andrea. Mula naman sa kusina ay makikita si Andrea nahihikab-hikab. Nagmumug ito at pagkatapos ay sumilip sa basketball court na nasa likuran ng kanilang bahay. Nakita niya roon si Ricky at ang kanyang papa na naglalaro. Nakita niyang may itinuturo ang kanyang ama kay Ricky at hindi niya maiwasang mapangiti dahil nakita niya sa mga mata ng kanyang papa na natutuwa ito. Mukhang nakita mo na papa kung kanino mo ipapasa ang basketball ideas mo ah. Hindi kay Andre at lalong hindi sa akin. I didn't saw this coming. At mukhang gusto mong kay Ricky ipasa ang pangarap mong hindi natuloy noong bata ka pa. Sabi ni Andrea sa sarili na hindi na inabala pa ang dalawa sa likuran. Natutuwa siya dahil may bonding ang papa niya at ang magiging manugang nito sa future. Parehong basketball player at parehong may puso sa laro.